So ito po yung ating babalutin. Ayan. So kapag ganito, halimbawa ganito siya kalaki, nabalot na natin, so sip na po siya sa chemicals na spray. So yung maging ano niya na lang po yung ating abono. So yung abono na naman natin ay hindi naman siya ganun kalakas o hindi ganun katapang. Ayan. Kaya kapag simula pa lang ganito kaliit, hindi na siya tinatamaan ng gamot. O di ba? Halos na ano na siya, napipre na siya sa chemicals na mga insecticide kapag naikokover na siya. Magandang araw mga ka-farmers. So dito tayo ngayon sa ating ampalaya. So, edad ng ating ampalaya ay 26 days after transplant. So kahapon, nang hapon ay nag-abuno ako sa aking ikatlong pag-abuno. So, hindi ako nakapag-video kahapon kasi hapon na at medyo mainit dito. Masilaw. So, nung umaga maulan kaya hapon ako nag-abuno, dapat umaga. So yung aking abuno ay yung triple 14, isang latang triple 14. Haduan ko ng kalahating lata ng urea. So itong edad niya ay fruiting stage na po sa third week sa ating ampalaya, itong Galaxy Max F1. Medyo malago na yung iba ang ating ampalaya. Meron na rin tayong mga babalutin dito, pwede na siya ang balutin. So sa pag-aampalaya medyo mahirap kasi yung aking ginagawa dito ay binabalot ko. So, araw-araw kapag mayroon ng bunga ay talagang busy-busy, halos maghapon. Halos lahat kasi ng bunga ay binabalot dito sa aking taniman ng ampalaya. Masanay ko kasi ayong pagbabalot. So, mas maano ko na binabalot yung ampalaya. Mas maganda para sa akin yung binabalot kasi list na sa chemicals na mga spray yung binabalot na ampalaya. Yun yung kainaman kasi doon mo makukuha ang tunay na sustansya kapag list yung chemicals ng ating gulay. So mahirap naman yung ating ampalaya, isa sa masustansyang gulay na puro ng chemical. Kasi kapag systemic yung ginagamit na insecticide, kahit na hugasan po yan ng ilang beses, hindi na po matatanggal yung mga residue o chemical na pumasok doon sa loob. Yan. Kaya yung kainaman ng pagbabalot, kapag mag-spray po tayo na sa papel, hindi po tatamaan yung direct sa bunga yung ampalaya. So hindi ko naman yan ano yung mga nag-i-spray ng chemical. So kasi nag-i-spray naman po ako. Yung sa akin nga lang, yung maililis po natin yung chemical na papasok sa bunga. Yan. Para yung ating gulay ay talagang masustansya. So ito na po yung ating ampalaya, Galaxy Max F1. So ito po yung ating babalutin. Yan. So kapag ganito, halimbawa ganito siya kalaki, nabalot na natin, so sip na po siya sa chemicals na spray. So yung maging ano niya na lang po yung ating abuno. So yung abuno na naman natin ay hindi naman siya ganun kalakas o hindi ganun katapang. Ayan. Kaya kapag simula pa lang ganito kaliit, hindi na siya tinatamaan ng gamot. O di ba? Halos na ano na siya, napipre na siya sa chemicals na mga insecticide kapag naikokover na siya. Ayan. So kapag nakakover na siya, walang insecticide na tatama sa kanya hanggang siya ay ating maharvest. Yan po ang kainaman ng pagbabalot. So kaya yung tinatanim nating ampalaya ay hindi ganun kalawak kasi kapag malawak ay talagang hindi natin kayang babalutin yan. Mapipilitan tayong mag-spray ng mag-spray halos every other day or every other harvest. So yung pag-spray ko dito kapag mayroon lang po mga mapanirang insekto lalo na yung uod. So kapag wala naman, hindi ako masyadong nag-i-spray. Yan. So malago na rin po pati damo. Yan. So yung gagawin ko po ngayong umaga ay magdidilig ako para mabandawan yung ating abono kahapon. Hindi na kasi umulan na ngayong umaga. Ayan o. Tuloy-tuloy na ito yung paglabas ng mga bunga. Yan. So ito is 35 days. Mayroon na tayong maharvest sa ating ampalaya. Yan. So ito dito ay tatanggalin ko to.
kasi medyo maliit pa siya. Ayan, maliit. Hindi natin siya maibibinta o pang-ulam. So mayroon naman tayong ibang pwedeng iulam para naman tuluyan yung paglaki ng ating ampalaya. So tatanggalin ko muna ito. Ayan. Kasi pag pinatuloy natin, medyo mapipigil yung paglago ng ating ampalaya. Ayan. So katulad nito, makapal na pati mga damo. Ayan. Yun o, sumbra na siya sa taas. Wala pa tayong gapangan sa taas kasi yung gamit natin dating nakaraan, yung blue twine, nasira na, kaya kailangan natin palitan siya. So yung bala kong ipalit yan sa taas, yung pinakagagapangan niya ay yung nylon, para kahit ilang beses natin gamitin pwede pa. Medyo mahal nga lang talaga, tapos kunti lang yung malalagyan kapag nylon, pero pwede natin siyang gamitin pa ulit-ulit. Yan. Yan o, bunga na siya o. So, makapal na siya. Yan o. Sa edad na 35 days, halos magsasalubong na yan yung gilid niya. Yan, ito o. So, may pailan-ilan na tayong mababalot niyan. Yung mga ampalaya natin. Ito malaki na oh. O, dapat pag nagbabalot ka, sobrang laki na to pag nagbabalot ka. So pagkalaglag pa lang ng bulaklak, pwede natin yung balutin. Yan. Yan oh. Yung mga ating mga unang bunga na babalutin. O, masupal. Marami dito mga ano, yung mga pulitis na matinik. So tatabasin na lang natin niya. Maulan kasi kaya biglaan lang silang kumapal din. Magdidilig na ako. Ating ampalaya. So punta ko muna yung aking ano, pipino, kasi nagkaka-problema tayo dun sa pipino. Kinakain ng mga shells, yung Japanese shells. Tuwing umaga halos may napuputol silang mga puno, sayang. So marami na tayong uulitan o sulit para naman maging kumpleto yung ating mga ano, bid or yung butas na tinaniman. Ayan o. Sukal talaga, kailangan natin damuhan niya. 26 days. Yung malapit na rin maglabas yung mga ano ng talbos ng ano, pipino, yung gapang niya, yung pangkapit niya. So dito mayroon na namang namatay yata. So, ilang piraso na lang naiwan dito sa linya na to. Saka dito, maraming namatay. Yan o, lumalago na yung pipino. So kakapal to kasi dalawa. So try lang naman to yung pipino, hindi pa tayo ganun ka ano sa pipino. So, susubukan natin to yung pipino para ni. Dito halos kunti yung naiwan o, maraming nabawas. Sa kabila halos kumpleto dun. Yung nating okra oh, marami pang kailangan linisin. Si okra. Yan. Wow, malapit na oh. Malapit na yung ating okra. Hindi nga lang sila ganun kasulit yung ano. Si dumalang siya.
nabulok sa sobrang ulan. Yung iba inanod siguro. Yan, kung bago lang po kayo dito sa akin pong YouTube channel sa Tabang Vlogs, huwag nyo na rin po silang kalimutang suportahan aking pong YouTube channel sa ating farming life. Yan, Tabang Vlogs. Yan, please support na rin po sa ating channel. Huwag nyo na rin po silang kalimutang mag-subscribe. Yan, pindutin nyo na rin po ang subscribe button at ang bell button para lagi po kayong updated sa ating pong mga susunod na mga video sa ating pong pagpa-farming. So ito po yung ating ginagawa, small farmer. Ayan. So I love farming. Mabuhay po tayo yung lahat na mga magsasaka, magsasakang Pilipino. Ayan. Happy farming po.